Alright, some people, they've been asking me kung ano daw yung maging reaction ko doon sa mga statements ni Angel Locsin tungkol sa mga nasabi nitong ating presidenteng si Duterte, kasi meron siyang sinabi na yung gusto niyang magiging emotional o kaya gusto niyang umiyak, pero dahil sa naubos na yung kanyang luha, hindi na niya maiyak or whatever, in that kind of description kung paano niya sinabi. But I'm sure that you would find out. Basta tingnan niyo na lang kung ano yung pinaka-latest niyang sinabi. And then of course, nag-react naman itong isang masyadong sawsaw o kaya masyadong ewan ko lang, nagpapaka controversial lagi o kaya nagpapaka yung papansin. Okay? I would say nagpapapansin para lang masabi na siya ay nagpapaka-relevant, pero wala namang silbi ko ano yung mga sinasabi niya. Ito lang masasabi ko, since na Deb asked me kung ano yung maging reaction ko dito. Ito lang masasabi ko, Angel Locsin, you are not the president. Hindi mo pwedeng diktahan kung ano yung gustong sabihin ng ating presidente, at lalo na hindi mo pwedeng diktahan kung ano yung emotional feelings niya. Okay? Pagpalagay na lang natin that he's our father. Of course, he's our father in our country. So, kung ganyan ka magtrato sa isang ama mo, ewan ko nga, may ama ka ba ba? Or hindi ko alam eh. Siguro ganyan ka sa isang ama, okay? Na lalo mong binabara na lang, lagi mo na lang binabara kung ano yung mga sinasabi ni President Duterte. I have seen those other reactions kung ano yung mga nasabi mo against him for the last few months already. Pero hindi ako nakapagsalita kasi sabi ko, hayaan ko lang. Pero you are going too far already. You are not making any sense anymore. Kaya ako, dapat na ako magsalita. Since hindi ikaw ang presidente, all you have to do is just shut up. Okay? Hindi mo trabaho kung anong trabaho niya. The only thing I could advise you right now is just shut up. Magkulong ka na lang. Ngayon, if there's really something na gusto mong itulong, just do it na lang. Huwag mo na lang diktahan ang ating presidente. Huwag mo na lang diktahan ang ating ama. Kung ama man ang turing mo sa kanya. Ito yung continuation sa reaction ko kagabi. Pagpatuloy ko na, okay? Kasi nga naman, first of all, dati-rate talagang malaki yung tiwala ko kay Angel Locsin, especially kung ano yung ginagawa niya dati. Alam ko nakakatulong din siya, or kung ano man yung mga na-share niya sa mga kapwa nating Pilipino. Pero that doesn't give her any license para muramurahin o kaya, not muramurahin, para i-insult o kaya parang ibaba kung ano yung kategory ng ating presidente. Okay? Hindi man siya nagmumula, pero with all due respect, halang halata naman talaga na wala kang paggalang sa presidente eh. Ako nagmumura ako. Parang si President Duterte, di ba, nagmumura siya? Because that's the way how he can express himself. Pero it's just a matter of, parang yun lang yung way niya, para ma-release niya kung ano yung frustration niya. Pero ikaw, ano ang way in order to release your frustration para pagtripan mo ang presidente, para i-disrespeto siya? Kung tutuusin, ha? Para tayo isang pamilya, nagkataon lang talaga na he is not your biological father. But since he is our president, kailangan pa rin na ituring pa rin natin siya bilang ama. At since ikaw, ha? Isa kang netizen o kay isang citizen of the Philippines din, I just have to treat you, hindi si Angel Locsin, kundi isa ka lang, katulad ko rin. Parang iisa tayong pamilya. Parang kapatid, or parang anak, or whatever. So, this is not my time in order na para kastiguhin ka, pero this is the time for me to say something. Para at least kahit papano,
mabigyan man lang kita ng advice o kaya aral kung ikaw man ay talagang may pinag-aralan ba o wala. Kasi nakikita ko, hindi na maganda eh. Diba? Nung una, hinahayaan lang kita, hindi ako nagsasalita kung ano yung mga sinasabi mo, pambabastos o kaya pagwawalang hiya. I mean, hindi man yung directly na pagwawalang hiya, pero pag ina-analyze mo yung ginagawa mo, sa kanya talang pagwawalang hiya ah. Diba? Pambabatikos, pagwawalang galang, oh, pagdidikta yung ginagawa mo na ngayon. So ngayon, itong hamon ko sa'yo, kung sinasabi mo na, yung sinasabi mo na kailangan ang solusyon, oh, magpakita ka ng solusyon. Magpakita ka. At kung alam ko na tama ka, then, I would challenge you to do it yourself. Tingnan nga natin kung kaya mo. Sige. Okay, so ikaw, Angel Locsin, kung meron ka namang hinanakit dito sa presidente natin dahil sa pagkawala ng ABS-CBN, huwag mong ibigay ang problema mo sa sambayanan. Okay, sarilinin mo na lang. Alright? Kasi ang nangyayari niya sa kayabangan mo, ha? Hindi na lang yung katawan mo lumobo, pati utak mo lumobo na rin. Kaya itong advice ko sa'yo, ha? Magkulong ka na lang, kumain ka na lang ng kumain, magpakasarap ka na lang habang ang lahat ay gutom. Ganun na lang. Diba? Kaysa ba naman, yung lasunin mo pa yung mga utak ng mga tao, ha? At ginagawa naman ng ating presidente kung ano yung kaya ng mga solusyon o whatever, siguro ang gusto mo, palabasin lahat ng mga tao, pagpatuloy pa rin kung ano mga trabaho, whatever, pero itong tandaan mo, ang presidente matapang yan, kung alam niya, at nakikita niya kung sinong kalaban. Pero obviously, hindi niya nakikita kung ano yung kalaban. Kaya pinagpa-precaution na lang niya lahat yung mga tao. Kaya kung gusto mo solusyonan, sabihan mo yung mga tao na sila ang dahilan kung bakit hindi nasusolusyonan kung anong problema natin. This is a global situation. Hindi lang sa Pilipinas eh. This is a global problem. Kaya huwag mong sabihin na hindi gumagawa ng paraan ang ating Pangulo para masolusyonan kung anong problema. Globally ito. At ang number one na magkakaroon dapat ng solusyon, walang iba kundi yung mga tao din. Diba? Yung kasabihang sa kayo unlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Eh pati nga ikaw, hindi mo madisiplina ang sarili mo eh. So bago ka magdikta, disiplinahan mo muna ang sarili mo. Bago ka magpakawala kung ano yung mga words na ginagamit mo against the president, tingnan mo muna. Ha? Gamitan mo muna ng talino kung ikaw man ay matalino. Pero obviously, hindi ka nga matalino eh. Yung sinabi nga niya noon na huwag kayong mag-alala, maliit lang bagay ito. Dahil mas marami pa yung mga napagdaanin na yung mga unos o kay kung ano-ano man na ano at nakayanan natin. Alam mo sa totoo lang, he is just using the words of the Bible na be still and know that I am God. Meaning to say, katulad ng Diyos, sinabi niya na, huwag kang mag-isip ng problema. Mas malaki ako. So, ibig sabihin, bago mo isipin ang problema, magtiwala ka sa isang ama. And dahil tinturin natin parang isang ama, ang presidente natin, so bakit hindi mo ipaubaya sa kanya na siya mismo ang mag-isip kung ano yung dapat niyang gawin para sa kabutihan ng bayan. Hindi yung ikaw ngaw-ngaw, ka ng ngaw-ngaw, wala ka namang solusyon. O diba, asan ang solusyon na sinasabi mo? Ipakita mo. Baka mamaya maniwala pa kami kung talaga may naipakita ka talaga na talagang solid na solusyon.